today's video is super overwhelming because I had this 24 karat gold. Ayan, I just discovered na totoo pala siyang 24 karat beshi. Pinatingin namin kahapon, which is totoo talaga siyang 24 karat na gold. At saka may na- At saka may na- Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! Today's video is meron akong isi-share sa inyo dahil meron akong na-discovery at ito ay napaka mahal at napaka OMG talaga, beshi. Ma-OMG ka talaga sa presyo niya at sa bigat niya. At akala ko talaga nung una, hindi siya totoo. Akala ko talaga is ordinary yung ano lang siya, yung gamit, yung ano. Isa kasi siyang medal, beshi, yung na-discover ko dito sa bahay. Kasi, syempre mga Pinay na asawa, beshi, mahilig tayo mag-arrange, mahilig tayo maglinis-linis sa bahay, lalo na kapag wala tayong trabaho, beshi, yun ginagawa natin. Alam mo, yung asawa ko, ayun yung pinapakialaman yung mga gamit niya. Which is, hindi ko pinapakialaman, beshi. Yun lang yung, ano, yung part na may mga medicines, mga, doon sa part na may mga supplement, ganun. Kasi marami kasi yung mga, ano, mga food supplement, mga pang-diet supplement, ganun. Pinapakialaman ko yun, beshi. In-arrange ko siya. At that time, may nakita akong isang box, which is red box, beshi. Tapos yung box na yun, beshi, may laman na medal. Hindi ko alam. Akala ko, ordinary yung medal lang siya. Yung medal lang sa school, yung kunwari, akala ko nanalo siya ng golf that time. Kasi medal eh, akala ko, ano, medal ng golf, ganun. Kasi nag-golf kasi siya dati. Tapos, beshi, binasa ko yung ano, yung medallion sa likod, may nakalagay na continental. Ah, oh, continental, ano ba to? Basi, hindi ko alam kung ano siya, beshi. Ito nga, beshi, oh, e-flex ko! Ito yung nakita ko, beshi, e-flex ko. Yan, beshi, oh, wait. Ayan, beshi. E-flex ko, beshi. Yan. Yan yun, beshi. Akala ko, beshi, ordinaryong medallion lang siya, beshi. At tinanong ko din yung asawa ko kung ano to. Uy, nanalo ka pala ng gold noon. Nasa ko na, ba't may nakalagay sa likod na continental year 2000? Tapos may date pa, beshi. Sabi niya, ay, naku, huwag mong pakialaman yan. Sabi niya, ay, naku, huwag mong pakialaman yan. Punihong ko yung magkasalita. Sabi niya, ano, sabi niya, ano lang daw to? Ordinary yung medal lang daw. Hindi din niya alam kung saan ito galing. Nakalimutan lang niya na siguro sa taga-taga ng panahon, year 2000 pa to, beshi. Ano na yun? 2001. So, ilang years natin? 20 years. Tinago lang niya. Hindi niya alam. Nakalimutan niya kung saan to galing. Kasi, sabi ko sa kanya, nung una kasi, first ko siyang nakita, naglinis ako nung time na yon. Yung time na yon is wala siya dito sa bahay. Pumunta siya sa doctor niya. Pagbalik niya, sabi ko, uy, may medal ka pala. Kung nanalo ka pala ng ano, ng anang, nanalo ka pala ng, tawag dito, nanalo ka pala ng ano, ng marathon noon. Ganun. Akala ko sumali siya sa mga, ano, mga games, ganun. Mas mahilig daw siya sa sport dati. Sabi niya, ay hindi, hindi ko nga alam yan. Sabi niya ganun. Sabi ko, oh, may 24 karat kasi na nakalagay. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, ay hindi yun totoo. Stamp lang yan. Ganun. Hindi din niya alam, beshi, na hindi, natotoo pala tong ano, gold na to, beshi. 24 karat, 24 karat talaga siya. 24 karat gold talaga siya, beshi. Pina-check namin siya kagahapon. And, alam mo ang presyo, beshi. OMG, ang mahal ng presyo, besh. Kasi umabot siya ng mga 200 more. Kasi ano siya, 35 grams. At saka ito, beshi, may nakasulat at saka hindi ko mabasa. At saka may maraming sulat din sa likod, beshi, which is, ano, ito, beshi, oh. May nakalagay sa likod kasi, beshi, na continental. Continental, year 2000, tapos 10, tapos 7. Alam mo, beshi, alam mo, ang tagal-tagal na nito palang tinago niya. Tapos dito, may nakalagay na ano, na may nakalagay na 24 karat siya. Tapos nung una, sinabi ko sa asawa ko na, 24 karat, sabi ko sa kanya, alam mo, yung quality ng medallion, sabi ko sa kanya, hindi siya naniniwala na sinabi ko kasi totoo to, ito, totoo. Hindi siya naniniwala sa akin na totoo. Tapos, ito, hinayaan lang yung sabi, hiniwala na makapalang, kala ko na yung totoo. So, hinayaan ko, nilagay ko na lang dun sa door, sa box niya, dun sa ano, parlor niya. Tapos, one day, inopen niya yung box na yon. Tapos, nakalimutan niyang isara. Tapos yung anak ko, kinuha itong box, binuksan, kinuha ito, at sinutsukot pa talaga ng anak ko. Sabi ko, naku, kung pakialaman nga niya, nak, sayang naman niya, i-display natin. Sabi ko ganun, i-display natin pag magkaroon tayo ng bahay. Sabi ko ganun. So sabi ko sa anak ko na, kasi maliit pa yung anak ko, kinuha ko, tapos nilagay ko na naman sa box.
yung box na yun is ano, nilagay ko lang doon tapos mabubuksan lagi ng anak ko tapos lagi niya sinusuot ito. Gusto niya magka-medal. Sinusuot niya, may video pa ako, beshi, pakita ko dito. Ayun. Hi, omedeto. Omedeto. Uy, nandi sila. Omedeto gozaimasu. Wow! Kore wa nani mochi? Mochi te? Eh! Ayun na! Ah! Naka na, naka! Yan, sinusuot-suot pa niya. Sabi ko, naku, kung pakialaman nga, nakitago mo yan, baka ibenta yan ni daddy. Ah, sabi ko, ganun. Baka ibenta niya ng ano, mura lang. Parang ganun. Pero hindi niya alam na, ito pala, is totoong 24 karat gold pala ito, beshi. At saka 35 grams po siya, beshi. 35 grams, ang mahal. Bigat niya, 24 karat. At saka yung presyo niya, umabot na 200,000 more that eh. More daw, sabi niya. Kasi kahapon, beshi, pina-check niya ito. Sabi, ayaw pa niya sana ipa-check kasi nahiya siya. Baka fake daw, hindi totoo. Kasi beshi, kapag 24 karat talaga, ang nakasulat talaga is ano, yung parang stamp talaga na, yung mga kwintas talaga na parang may square ganun. Ito kasi, beshi, hindi siya niniwala. Kasi parang siyang ano, sinulat lang siya ng ganito, beshi, o ganun. Parang ginanun lang siya, 24 karat. Pero may sign siya dito na, yung sign sa gold, beshi, yung ganun. Tapos, alam mo, beshi, ito, sinabi ko sa kanya na ipatingin niya. Ako din, napag-isipan ko na dalhin ko sana dun sa store, ipatingin. Kaso nga, hindi ako marunong nihongo, beshi. Ano sasabihin ko doon? Ganun. So, kahapon, pinilit ko siya na ipatingin niya doon. Kaya kahapon, pumunta siya dun sa store at nagdala pa siya ng ibang coin, beshi. Yung akala niya, yun yung ipatingin niya. Akala niya totoo. Yun pa yung isang coin, yun yung fake coin. Hindi totoo. Ito pala yung coin na totoo. Alam mo, beshi, nabigla talaga ako pag-uwi niya. Pa smile-smile siya. Ganun tayo. At saka pinatingin niya, beshi, totoo talaga siyang gold, 24 karat. At saka masaya ako, beshi, na totoo siya. Kasi, akala ko, muntik na to niyang ano, mabenta ng mura, isama sana niya doon sa mga set-set niya. Sabi ko, may benta, parang sayang kasi feeling ko talaga totoong ano, 24 karat talaga siya eh. Kasi yung quality ng ano niya, yung gold niya. Sabi niya, hindi, kasi parang manipis siya. Tapos sabi niya, ano, gaan. Anong tawag dito? Hindi siya mabigat. Sabi ko siya, ako, basta ipatingin mo na lang, wala namang masama magpatingin dito sa Japan. Kasi may machine kasi dito sa Japan yung mga stores. Tapos agad-agad malaman ko totoong ginto o hindi. Kaya guys, 24 karat gold pala siya totoo, sabi niya sa kanya. Pag-uwi na kasmile siya, ay ganun. Kasi guys, last ano October kasi, nawalan kami ng gold coin na 145,000 din yung price ng gold na yon. Hindi ko alam kung nasaan napunta, baka na misplaced or iwan ko kung saan talaga hinatid, bata sa bahay namin o hindi. Tapos ito, medyo mahal nga siya, so masaya siya dahil nabalik naman yung pera niya. Tapos hindi niya alam kung saan to galing. Kalimutan daw niya. At sa tagal-tagal na tinago, year 2000 pa to, besh. Tsaka nakalimutan na niya kung saan to galing. Kung hindi ko siya pinilit kahapon na ipatingin to, hindi malalaman kung totoo siya o hindi. Kaya totoo pala siyang ginto. Super talaga akong masaya, beshi. Kasi syempre, malaking tulong din ang halaga nito eh, kapag nangangailangan kami, kung mag-ibenta namin. So malaki din ang tulong nito, beshi, di ba? Kasi ano siya, 24 karat siya eh. Akala mo ordinary yung medallion lang siya. Sinusuot pa talaga ang anak ko ito. Nilaw-law niya. Kasi akala talaga na asawa ko wala lang. Kaya sinabi ko sa kanya, pinilit ko siya na ipatingin mo, huwag kang mahiya. Wala namang masama kung ipatingin. Siyempre, may mga pwedeng hapon. Baka fake, mahiya din siya. Kaya hindi siya nagsisisi, beshi, na pinilit ko siya. Kaya sabi niya, ano daw, ililibre daw niya kami ng kain sa labas. Sa sasakay, sa labas, magmukbang naman tayo ng sushi. Kasi ipapakita ko rin yung video naman ako, syempre. Kaya guys, itong gold na to, ayan, totoo. So, syempre, naghirap din kami financial. Kailangan namin ng financial today. Syempre, yung asawa ko, maraming medications, besh. Marami siyang medications. So, kailangan namin ng pera. Kasi halos-halos na every week nagpunta sa doktor, may medication na iinumin, may bite sa doktor pa, pa-check up sa katawan, ganun. Kasi mayroon siyang heart failure kasi. So, nakakalungkot, diba, na mayroon siyang sakit na heart failure. Yun yung pinakamahirap at pinaka-tridor na sakit, besh. Yun yung kinatatakutan ko. Syempre, maliit pa yung anak namin eh. Kawawa yung anak ko. Ayan, so, yan is 24 karat gold siya. Totoo siya, besh. Ng mahal. Thank you so much talaga. At saka dahil sa overwhelm niya, beshi, ayan, dahil na-overwhelm siya sa dito, ayan, na-overwhelm siya dito sa, ano, sa medal na to. Mayroon pa siyang pa-surprise sa akin, beshi, ayan. Oh, tingnan mo, binigyan pa niya ako ng ganito. Ayan, sabi ko sa kanya, ba't dalawang susi, beshi, ayan, Louis Vuitton, ayan, Louis Vuitton pala to. Hindi ko alam kung totoo, beshi, ha, pero kasi dito, mayroon siyang 18K dito sa, ano, ayan. Iwan yung makita ba? Pakita ko na lang yung picture. Ayan, may 18K siya. So, yan yung surprise niya sa akin, beshi. Binigay niya sa akin. May dalawang susi. Saan kaya ito susi? Akala ko susi ng bahay. Kasi ang laki-laki, beshi. Susuotin ko sa labas. Kaya ito din, bigay din niya. Hindi ko alam, beshi, kung totoo to. Baka ano, stamp. Hindi rin niya alam.
Ang dami niya binigay sa akin, besh. Ayan. So, susi na ano, Louis Vuitton. Ayan, thank you so much, hubby. Sobra akong masaya. Ito na nga yung ano, binigay mo sa akin. Susutin ko to for it, of course. Kasi nga lang, besh, ang taas ng ano niya, chin. Parang mahihiya akong magsuot ng ganito sa labas. Eh. Parang feeling ko talaga, ano. Ito din, hindi ko sinusunod sa labas. Silver lang ako. Ito is, ano, Swarovski. Bigay din niya. Dalawang, ano, chain niya. Pero isa lang yung sinuot ko kasi, ano, tanggalin ng anak ko. Ito, gold, 18K. Hindi ko alam kung totoo siya. Basta ito is totoo. Ayan. So, yung mga binibigay niya, siguro kung mayroon time ako, mag-aaral muna ka tayo ng Nihongo Besh. Para mayroon tayong, ano, itatanong doon sa, ano. Hindi tayo mahiya magtanong doon. Ipatingin natin. Baka totoo. At saka ito, Besh. Ano siya, ayan. So, yan. Tingnan nyo lang dyan sa picture, yung clear picture niya, ayan. So, ano siya, 18K, ay 18K. Ito is 18K, ito is Louis Vuitton. Ayan, Louis Vuitton. Ang dami na binigay ng asawa ko. Totoo man o hindi, wala akong pakialam, beshi. Kasi, syempre, ano, maliram kong pili, beshi. Hindi ako naghingi ng mga regalo. Ayan. So, ito, beshi, mayroon din siyang binigay din sa akin, beshi. Itong mga, ano, itong mga ganito, beshi. Yung may mga stone-stone na mga knit pendant. Ito din, ang cute. Tsaka dito, ayan, ito yung necklace na hindi ko pa siya nasuot-suot kasi mahiya ako masuot, besh. Ayan, beshi po. Ay, hindi ko na siya kaya. Ano ba nangyari dito? Ano ba nangyari? Ayan, so heart siya, beshi. Double heart siya. Ang ganda. May nakalagay din siya dito is, ano, 18K. Hindi ko pa alam kung totoo ba itong 18K or ano fashion lang to. Wala naman akong makialam. At ito, ito yung pinaka-cute na bigay niya. Totoong 18K po ito, guys. Ito po. Totoo po siyang 18K. Ito. Ayan. So, ano siya? Bracelet. Oh, bracelet. Ang liit niya. So, hindi ko siya gagamitin kasi sayang din. Bibigay ko na lang sa anak ko paglaki. Ganun. So, super ako masaya, beshi. Kasi, syempre, ito. Beshi, ang dami-dami niya binibigay sa akin. Tsaka ito, masaya ako kasi ano, pag ibenta niya to is ano, mahal na siya pag ibenta. Kasi 24 karat siya eh. At tsaka guys, may tips pala ako sa mga gustong bumili ng gold. Mas maigi talaga na bumili kayo, mas maganda yung ano, yung pure gold lang siya. Kasi kapag may stone-stone, mahilig kayo sa mga stone. Kapag ibenta niyo yan kasi, hindi yan kasali sa ano, sa timbang yung mga stone na yan, which is i-estimate pa yan kung gaano kalaki yung stone, ganun. So, mas maganda kung pure gold yung bilhin niyo. Ba't biglang naging gold digger? Hindi na ako mahilig sa gold, beshi. Hindi ako mahilig sa mga mahal na gamit kasi wala naman akong pambili dyan. So, lahat ng meron ako, beshi, which is bigay ng asawa ko, hindi ko hinihingi kung saan yung binibigay sa akin. Kasi yung mga hapon, beshi, kapag naghihingi ka, hindi ka bibigyan. Ayaw nilang naghihingi ka. Gusto nila yung sila yung kusang nagbibigay kasi masaya sila na makikita kang masaya na binigyan ka ng mga ganito, ganyan. Ako hindi ako naghihingi, beshi. Yung asawa ko lang kasi dami niya binibigay sa akin kasi ayaw niyang ano, yung ma-insecure ako sa iyo. So, thank you so much. This is a 24 karat. Ayan, 24 karat gold. Ayan. So, ibibenta namin to pag mga kailangan kami ng pera na talaga nang walang-walan. So, ayan. So, next video ko guys, gagawa din ako na ipapakita ko sa inyo yung mga binibigay ng asawa ko. Mga luxury bags, yung mga ganun. So, fashion lang naman, walang totoo dun. Basta ipapakita ko sa inyo guys, yung mga mula sa una niyang binigay sa akin, papakita ko din sa inyo. At ito yung pinaka-the best kasi sobrang laki. Pwede nang iniklis, be. Ciao. Pwede nang mag-ganun sa labas, mag-medallion ka. Ayan. Ayan, be. Ito, be. Diba, be? Ito sa kanya, be. Ayan. So, 24 karat gold. Ito, 18K. Louis Vuitton. Hindi ko alam kung itong chain niya is totoo. At saka, hindi ko alam kung totoong gold ba talaga siya. Papatingin ko pa, beshi. Kasi bigyan ng asawa ko. Lagi siyang kaalam kung totoo o hindi. Ayan niya ipacheck kasi mahiya daw siya. Baka fake daw or nakalimutan na niya, besa. Sobrang dami niya pinamili. Nakalimutan na niya kung saan dito ang totoo, saan ang hindi. Ayan. So, sobrang akong na-overwhelm. Sobrang akong masaya kasi yung asawa ko kasi mabait, mapagbigay, ganun. Ayan. So, thank you so much, Javi. Buti na lang talaga pinilit kita ipatingin to kasi kung hindi, hindi natin malalaman na totoo pala to. Nilawlaw lang ang anak mo. Ayan. So, that's all for today, guys. Thank you so much for watching. At sana nagustuhan niyo ang video ito. At kung bago ka pa lang sa channel, huwag mong kalimutan pindutin ang subscribe button. Of course, ang notification bell para update ka sa lahat ng video yung i-upload ko. At of course, like and share mo na rin. Thank you! Thank you so much, guys. That's all for today. See you sa next video natin. At abangan nyo ang mga video na i-share ko dito sa aking YouTube channel dahil